Ayon sa SBP, si Scotty ay nagkaroon po ng metacarpal fracture sa kanyang kanang kamay. Nangyari po ito sa kasagsagan ng Gilas practice, kaya ang dami nagtatanong kung makakalaro ba si Scotty sa World Cup. O ang tanong dyan ay kung makakahabol pa kaya si Scotty sa kanila, hinala ng mga tao. Baka ito na yung tamang panahon na makaka-take over na si Kid Montalbo o yung ibang paborito daw ni Coach Chot. At mga kuys, may latest update po tayo tungkol sa signing ni Dave Ildefonso. Sa usaping ito sa social media, napag-usapan din na buti pa ang KBL kasi ang PBA, nagda-downgrade na ang mga sahuran. Alam niyo ba na may isang team sa PBA ang nagpapasahod na lang ng 30,000 pesos kada buwan? Anak nang, akala ko yung 70,000 pesos na yung pinakamababa. May mas malala pa pala. Pero sa kabila nito, nag-sign pa rin si William Navarro, di ba? Lahat ng yan, ating pag-uusapan dito lang sa Sports Desk Media. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ano ba kasing nangyari kay Scotty? Kung saan malapit nang magsimula, dun pa na-injure. Sa kasagsagan ng practice, nagkaroon po siya ng metacarpal injury. Bali, ang metacarpal ay isang term ng konting fracture or crack sa isang buto. Hindi naman po ito malala, pero ang injuring to ay pwedeng umabot ng up to 4 weeks ang pagpapagaling. Nako, may hinahabol pa namang oras ang Gilas para gumanda ang rotation nila, tapos ito pa. Sa totoo lang, malaking kawalan sa Gilas kapag hindi nila nakuha si Scotty. Bakit? Napaka-versatile po niya. Kaya niyang dumipen, tumira, tigit sa lahat ang kanyang rebounding skills, pati na rin yung paggawa niya ng play, especially sa play nila ni JB. Dahil sa masamang balita na to, dinaan na lang sa tawa ng mga netizens yung nangyari. Baka nga raw kasi take over na si Kid Montalbo o yung dalawang magkapatid. Depende daw kung sino ang paborito. Sa totoo lang, ang punto lang naman ng mga tao dito, ayaw nilang makita ang Gilas na nagsasayang ng ball possession. Ang pangit kasi kapag puro tayo dribble, yung pong resenyalis ng poor basketball. Kung ayaw nilang pakinggan ng mga tao, aba hindi kanila naintindihan na hindi pure criticism ang binabato nila. Isa itong kritisismo na nakatulong. Well, kung wala talaga si Scotty, na kay coach pa rin ang huling halakhak. Ang ibig sabihin lang nito, mas mahabang playing time pa ang ibibigay ni coach kay Kwan. Or kung sino man yan, ayon nga pala sa SBP, ang pinakamaiksing panahon sa pagaling ni Scotty ay nasa 3 weeks. Pero lilinawin ko lang mga kuys na yung 3 weeks na yan, hindi pa yan pwedeng ibabad na gaya ng usual mong ginagawa. Kaya kahit gumaling pa si Scotty, limitado pa rin ang galaw niya. Sa tanong na makakalaro ba siya, makakahabol ba siya? Mismo mga kuys, makakahabol po siya pero hindi 100%. Depende na lang din sa resulta ng gamutan. Tara, next update naman tayo. Medyo marami-raming update na to ah. Si Dave Ildefonso, nag-extend na ho or nakapag-sign na sa KT Sonic Boom. Makikita dito sa video na si Dave ay nagtitraining sa labas kasama ang buong team. Masaya silang nag-uusap. May rumors no na si Dave ay bibitawan dahil naghahanap ang team ng kapalit, pero ngayon hindi pala. May sinabi kasi ang Sonic Boom na gusto nila yung pagka-athletic ni Dave kahit undersized. Sinabi din ho ng isang KBL insider na kasama sila kay Danny, mananatili sila sa Korea. Alam nyo ba na ang nirerentahang bahay nila sa Korea, pati sasakyan at kung ano-ano, ay libre? At sagot po ng Sonic Boom, itong pribilehiyo ng mga liga sa labas kapag import ka. Ay, sarap ng buhay sa KBL. Samantalang sa PBA, naku, anak ng kabaligtaran. Pati bituka ng player lumuluwa. Ayon nga pala kay Homer Saison, may isang PBA team po ang nagpapasahod na lang ng, hulaan nyo, 30,000 kada buwan. Mas malaki pa ang sahod siguro ni Homer Saison dito. Sa pagkakaalam ko mga kuys, may isang former player po sa PBA ang nag-reveal nito. Pero hindi lang niya sinabi kung ano ang team to. Pero ako, alam ko. Hindi ko lang sasabihin kasi hindi lang naman po isang team ang nagbabayad ng ganito. Kung napapansin nyo, maraming players po ang nagde-demand ngayon ng increase sa PBA. Pero pahirapan pa. Ang best option? Siyempre ang KBL or B-League or Taiwan. Malayo sa kalingkingan. Pero teka, speaking of signing, si William Navarro nakapag-sign po ng 2-year deal sa Northport. Kahit dumaan na siya sa ACL injury at nawala ng maraming buwan, pinag-sign po nila. So paano na yung going KBL daw na plano ni Navarro? Actually ganito yan, sinadya nilang i-extend si Will para kahit saan siya mapunta, sa kanila pa rin ang rights. Kung pupunta man siya sa KBL, next year, parang win-win situation na rin. Tsaka medyo malaki naman siguro ang in-offer ng NP sa kanya. Mukhang maayos naman. Pero si Bolick ang hindi. Ang dami nating update ngayon. Robert Bolick kaya pala umalis sa NP dahil ang sinasahod lang niya ay hindi umaabot sa veteran salary habang nananatili siya sa NP, pang rookie pa rin yung tinatanggap niya.
anak nang. Lumilitaw na yung mga players na nakaranas nito at isa lang ang ibig sabihin ng lahat. Ang PBA ay second option na lang at ang primary na yung mga liga sa labas. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Para sa inyong shoutout, abangan sa mga susunod na videos. See ya on my next vlog. At syempre, may special features tayo, video recaps sa dulo.